Hi! At ngayon po, usapang kasalan naman tayo. Ang pag-aasawa sa Islam ay kabilang sa pinakamalaking mga pag-uugnay na binigyang diin ng Islam. Ang pag-aasawa ay kabilang sa pinakamatatag na ugnayan na pinahahalagahan ng Islam at ipinanghihikayat ito. Ito ay itinuturing bilang kaparaanan ng mga suko. At katotohanan, binigyan ng pagpapahalaga ng Islam ang mga alituntunin, ang mga kagandahang asal nito, ang mga karapatan ng mag-asawa sa paraang mapapangalagaan nito ang katatagan ng ugnayang pag-aasawa at mapapanatili nito ang isang matibay at matagumpay na pamilya na kung saan ang mga anak ay pinagyayaman sa kabutihang asal at katatagan ng isip at pagkamatuwid sa pananampalataya at paggamit ng kahusayan sa lahat ng mga aspeto ng buhay. Ang ilan sa mga alituntunin binanggit ay ang mga sumusunod. Nagtakda ang Islam ng mga patakaran na kinakailangan ng mag-asawa, babae man o lalaki, upang maging maayos ang kanilang pag-aasawa at ugnayan. At ito ay ang mga sumusunod. Ang babae ay dapat isang Muslim o angkan ng kasulatan. Ibig sabihin, either Hudyo or Kristiyano. Dahil sila yung mga naniniwala sa kanyang relihiyon. Ngunit, ang Islam ay hinihimok tayo sa pagpili ng babaeng Muslim na may paniniwala o iman, sapagkat siya ay magiging isang ina na mag-aalaga ng kanilang mga anak, makatutulong sa iyo sa kabutihan at sa pagpapakatuwid. Batay sa sinabi ng propeta, dapat piliin ang babaeng may paniniwala at ikaw ay mapapaunlad. Ang siya ay dapat na malinis na babae, sapagkat ipinagbabawal ang pag-aasawa sa nakilalang mahalay at walang dangal. Batay sa sinabi ng kataas-taasang Allah, at gayon din na pinahihintulutan sa pag-aasawa ang mga malilinis na babae mula sa mga naniniwala o mga Muslim at mga malilinis na mga babae mula sa mga pinagkalooban ng kasulatan, mga Hudyo o Kristiyano. Siya ay hindi dapat kabilang sa mga mahram na ipinagbabawal sa kanya na asawahin sa habang buhay. Batay sa naunang naipaliwanag at huwag pag-isahin sa kanyang pag-aasawa ang isang babae at ang kapatid nito o ang kanyang tiyahin maging sa panig ng kanyang ama o ina. Ang mga patakaran ng Islam sa lalaking mag-aasawa ay ipinag-uutos. Ito ay isang bilang tungkulin sa lalaking mag-aasawa na siya ay isang Muslim at ipinagbabawal sa Islam na ang isang babaeng Muslim na mag-asawa ng hindi Muslim. Maging ano pa man ang relihiyon nito, maging angkan man ng kasulatan o hindi angkan ng kasulatan. At binigyang diin din ng Islam ang pagtanggap sa lalaking mag-aasawa kung nasa kanya ang dalawang patakaran. Ang matuwid na pagsunod sa pananampalataya na may magandang pag-uugali. Siya ay nagsabi, kapag hiningi sa iyo ang kamay ng inyong anak na babae upang pakasalan ng isang lalaking Muslim na inyong kinalulugdan ang kanyang iman o ang kanyang pananampalataya at may mabuting pag-uugali, magkagayon inyong tanggapin ang kanyang kahilingan. Sapagkat kung hindi niyo ito magawa, magkakaroon ng katiwalian sa ibabaw ng lupa. Ang mga karapatan ng asawang lalaki at asawang babae, ipinag-utos ng Allah sa bawat isa sa asawang lalaki at babae ang ilang mga karapatan. At sila ay kanyang hinihikayat sa lahat na magpapaunlad ng kaugnayan, pag-aasawa at ang pangangalaga rito. Sa makatuwid, ang pananagutan ay nakapataw sa magkabilang panig. At tungkulin ng bawat isa sa dalawang mag-asawa na lalaki at babae na huwag hilingin sa isa ang mga bagay na hindi abot kaya. Batay sa sinabi ng kataas-taasang Allah, at sila
mga kababaihan ay mayroong mga karapatan na katulad ng karapatan ng kanilang asawang lalaki sa paraang makatwiran. Kaya't kailangan ang pagpapaubaya at pagbibigayan upang mapagaan ang takbo ng buhay at maitaguyod ang marangal na pamilya. Ang mga karapatan naman ng asawang babae ay ang paghuhugol at ang tahanan. Isinasatungkulin sa lalaki ang paghuhugol sa kanyang asawa at mga anak sa kabutihan. Sa makatuwid, tungkulin ng asawang lalaki na tustusan ang kanyang asawa sa pagkain nito, inumin, kasuotan at mga kaukulang bagay sa kanya at nararapat na ihanda para sa kanya ang isang maayos na tahanan upang siya ay mamuhay rito. Kahit paman siya o ang babae ay isang mayaman. Ang halaga ng paggugugol. Tuusin o kwentahin at bilangin ang paggugugol batay sa kakayahan nito. Nang walang pagmamalabis at walang pagkukulang. Batay sa sinabi ng kataas-taas ng Allah, hayaan ang isang lalaking nakaririwasa na gumugol ng ayon sa kanyang kakayahan. At sa sino man na ang panustos ay lubhang kapos, hayaan siyang gumugol ng ayon sa anumang ipinagkakaloob sa kanya ng Allah. Hindi nagbibigay ng pasanin ang Allah sa isang tao maliban sa anumang kanyang ipinagkakaloob nito. Ang Allah ay magkakaloob ng ginhawa pagkaraan ng kahirapan. Siya ay nararapat na gumugol sa kanyang asawang babae ng may lakip na kabaitan na walang panunubat at panghahamak sa kanya ng ano paman. Bagkus, tulad ng inilalarawan ng Allah, na tigib ng kapangyarihan at kapitapitagan, katotohanan ang pangangalaga sa kanya ay hindi isang pagod. Bagkus, isang tungkulin na dapat niyang tuparin para sa kanyang asawang babae. Ang paggugugol sa asawang babae at pamilya sa Islam ay may dakilang gantimpala. Ang propeta ay nagsabi, kapag naggugugol ang isang Muslim ng isang panustos sa kanyang pamilya, habang siya ay naghahangad ng gantimpala rito, sasakan niya ito bilang isang kawang gawa. At sinabi pa niya, at tunay na wala kang naigugugol na isang panustos na iyong hinahangad rito, ang mukha ng Allah kundi ikaw ay gagantimpalaan dito maging ang isang subo ng pagkain na iyong isinusubo sa bibig ng iyong asawa. Kaya sino man ang tumanggi sa paggugugol o nagkulang dito samantalang may kakayahan siya rito, tunay na siya ay nagkasala ng malaking kasalanan. Batay sa sinabi niya, sapat na sa isang tao ang isang pagkakasala na magpabaya sa sino mang kanyang karapat-dapat tustusan na ang kanyang pamilya. Ang magandang pakikitungo ang tinutukoy sa magandang pakikisama. Ang kagandahang pag-uugali, ang pagiging mag-iliw, pagkamalumanay na pananalita, pagpapaumanhin, mahabang pagpapasensya sa mga pagkakamali at pagkukulang na walang sino mang nakakaalpas dito dahil tayo ay tao lamang. Kataas-taas ang Allah ay nagsabi, at kayo ay dapat mamuhay sa kanila ng may kabaitan. Sapagkat kung sila ay inyong kinamumuhian, marahil inyong kinamumuhian ang isang bagay. At ginagawa ng Allah dito ang maraming kabutihan. Ang sugo rin ng Allah ay nagsabi, ang nagtataglay ng may pinakaganap na iman o paniniwala sa mga Muslim ay ang isang nagtataglay ng pinakamahusay na pag-uugali sa kanilang mga kababaihan o asawang babae. Siya rin ay nagsabing, katotohanan, ang nagtataglay ng may pinakaganap na iman sa mga Muslim ay ang isang nagtataglay ng pinakamahusay na pag-uugali at ang isang pinakamagdiliw sa kanyang pamilya. Ang pinakamainam sa inyo ay ang pinakamabuti sa inyo sa kanyang pamilya. At ako ang pinakamabuti sa aking pamilya. Ang isang sahaba o kasamahan ng propeta ay nagtanong sa sugo ng Allah at kanyang sinabi,
usubo ng Allah, ano ang karapatan ng asawang babae sa isa sa amin na kailangan tukdin? Siya ay sinagot na, ang pakainin mo siya kapag ikaw ay nakakakain, at damitan siya kapag ikaw ay nakakapagdamit, at huwag mo siyang paluin sa mukha, at huwag mo siyang pagsasalitaan ng masasama, at huwag mo siyang iwanan maliban sa bahay. Ang pinamamahalaan at pagbabata o pagbabasa ng mga responsibilidad, kaya kinakailangan na pangalagaan ang likas na katangian ng babae na kaiba sa likas na katangian ng lalaki. At ang paghahanap upang suriin ang buhay sa lahat ng anggulo nito, sapagkat walang sinuman ang nakakaligtas sa mga kamalian, kaya kailangan natin ng pagtitiyaga at pagsusuri sa positibong paraan. At ang kataas-taasang Allah ay nagbibigay babala sa dalawang mag-asawa sa pagsusuri sa mga positibong anggulo. Kaya siya ay nagsabi, huwag niyong kalimutan na pairalin ang kabutihang loob sa pagitan ninyo. Huwag mapuot ang isang naniniwalang lalaki sa isang naniniwalang babae. Kung kinamumuhian man niya ang isang pag-uugali nito, siya naman ay nalulugod sa kanya sa iba pa nitong pag-uugali. At binagyang diin din ng propeta ang pangangalaga sa mga kababaihan at ang pakikisama sa kanila sa kabutihan at kahusayan, kabilang na rito ang babala ng likas na katangian ng babae sa sikolohiya at damdamin ay kakaiba sa lalaki. At ang pagkakaiba na ito ay isang kaganapan para sa pamilya. At kailangan na ang pagkakaiba na ito ay hindi maging dahilan ng pagkasira at paghihiwalay. Batay sa sinabi niya, pagpayuhan ninyo ang mga kababaihan. Katotohanan ang babae ay nilikha mula sa Diyos. Kailanman ay hindi siya magiging matuwid sa iyo, sa ano pa man paraan. Kaya kung ikaw ay magpakaligaya sa kanya, ikaw ay makapagpapaligaya sa kanya, datapot nasa kanya pa rin ang pagkabaluktot, at kung ikaw ay humayo upang ituwid ito, siya ay iyong masisira, at ang pagsira sa kanya ay ang paghihiwalay sa kanya. Sana po'y naunawaan ninyo ang kahalagahan ng pag-aasawa at ang kaakibat na responsibilidad. At iwasan na rin po sana natin ang mga bagay na magpo-provoke ng away o paghihiwalay ninyong mag-asawa. Pilitin po natin maging maunawain sa isa't isa at intindihin natin ang kanilang sitwasyon kung sakali man sila may pinagdadaanan. Hanggang sa susunod po. Salamat.